Ang puso ko'y napupuri, napupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapaglikha, sapagkat nilingap niya kababang kanyang alipin. Mapalad ang pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritong sa aking tagapaglikas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang kung may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang gawing magbigay ng lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Hesukristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng puan natin, lagi nating gunitain. Tumayo po ang lahat. Pag-uutos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarangan siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, pinugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano naman ang kakulangan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan?
tanong ni Jesus at nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwan po natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. At kung titignan natin sa kasaysayan natin, no, ang pinagmulan ng kapistahan ito ay mula sa isang digmaan. Ito yung tinatawag na Battle of Lepanto, saan inutos na Santo Papa na mga Kristiyano ay magdasal nang sa gayon ay tagumpay ang matagpuan, tagumpay ang makamit laban sa mga mananakop. I-Google nyo na lang ho yung Battle of Lepanto. Pero maganda rin makita na yung pinagmulan ng kapistahang ito ay mula sa isang laban, digmaan, at nagbigay ng kapayapaan. Kaya sa araw ding ito ay pinapakiusap ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, na ang araw na ito ay maging araw para sa ating mga Kristiyano na araw ng pananalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan ng mundo. A day of fasting and prayer for peace. At hindi lang po siguro yung gulo sa buong mundo, kahit sa loob natin, may gulo din. Kahit sa buhay natin, may gulo din. May kawalan ng kapayapaan at minsan may makanya-kanya tayong laban na hindi nakikita ng iba. We have our own battles also. Pero tulad ng ginawa ng Santo Papa na hinikayat ang mga Kristiyano na magdasal ng rosaryo at samahan tayo ng mahal na ina sa laban natin. At ito din ang pinapahayag ng Mahal na Birhen sa kapistahang ito. Nakasama natin siya naglalakbay bilang modelo ng mga Kristiyano sa harap ng mga laban natin sa buhay. May kanya-kanya tayong kwento. We have our own battles that no one cannot see. It is us alone and God. Pero magandang gabay, magandang kalakbay ang pagdarasal ng rosaryo dahil kasama din natin ang mahal na ina sa kabila ng mga hamon at laban natin sa buhay. At siya ang mahal na ina na nagdadala at naghahatid sa atin tungo sa kapayapaan. Kaya ano, maganda rin no, bilang mga Kristiyano, tumingin sa mahal na ina, kumapit sa kanya. Itinuturo niya tayo kay Jesus, siyang kasama natin sa kabila ng mga hamon natin. At ganun din, kung titignan natin yung ebanghelyo natin, narinig natin ang kwento ng Good Samaritan. Karamihan siguro kabisado na ito. Pero magandang imbitasyon din sa atin ito, na tayo din bilang mga Kristiyano ay tumulong din sa kapwa natin na alam nating may kanya-kanya ding laban sa buhay. So that those who are fighting their own unseen battles may discover and know that they are not alone in their battles in life. They are not alone. May kasama. May nagdarasal para sa kanila. May nagbibigay ng lakas ng loob para sa kanila. May nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. Yung tao sa ating ebanghelyo na iniwan, dinaanan, tinignan, he was alone. Pero nung dumating ang Samaritanong ito, kinupkop, pinagaling ang kanyang mga sugat at inalagaan
naramdaman ng taong iniwan sa kalsada na hindi siya nag-iisa. He was fighting for his life. Iniwan siya ng mga tulisan na halos patay na, nakikipaglaban sa sarili niyang buhay. Pero sana may isang dumating at sinamahan siya. At sana tayo din bilang Kristiyano, kasama natin ang mahal na Birhen sa mga laban natin sa buhay. Kasama natin ang mahal na ina na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. At tayo din po sana bilang Kristiyano ay yakapin din ang misyon na maging larawan ng kaginhawaan sa kapwa natin. Maging larawan at paalala na hindi sila nag-iisa sa kabila ng kanilang pinagdadaan at laban sa buhay. That no Christian will be left walking alone. He knows there is a Christian community walking and praying with him. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo, ang ating itugon pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan, ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ng mga paggamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inaking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng
may pagkaloob. Mamahaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinapagpista ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ang Birheng Maria, ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa ami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod pa lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Akin noong Maria,
ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabinatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuk namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka na.